Ngayon pag-uusapan natin ang isang theory sa community na talaga namang humahakot ng atensyon ng mga viewers at mga fans ng One Piece. Dahil ang theory nga na ito ay mayroong malalaking koneksyon, at masasabi nga natin na mataas ang chance nito na magkatotoo. At ang theory nga na ito ay nagmula sa isang Reddit post ni Pringles. Pero mas papalawakin pa natin ito at ipapaliwanag ng maayos para mas lalo itong maintindihan ng lahat. Pero ano nga ba ang theory na ito? Bali ang theory nga na ito ay patungkol nga daw sa totoong ability ng Devil Fruit ni Luffy. Dahil noong chapter 1037, di ba pinag-uusapan ng mga Gorosei ang patungkol sa Devil Fruit na hindi pa na-awaken sa nakalipas na ilang dekada? At sinabi nga din nila na pinalitan daw ito ng pangalan ng World Government. Kaya dahil doon ay napaisip tayong lahat kung kaninong Devil Fruit nga ba ang tinutukoy nila. Pero dahil sa mga nakalipas na chapter ay halos sigurado na tayo na ang Devil Fruit na tinutukoy nila ay yung kay Luffy nga talaga. Kaya ang theory nga natin ngayon ay ang tunay na ability ng Devil Fruit ni Luffy na tinatawag na resin. Pero una sa lahat, ano nga ba ang resin? Bali ang resin ay ang any natural or synthetic organic compound consisting of a non-crystalline or viscous liquid substance. Natural resin are typically fusible and flammable organic substances that are transparent or translucent and are yellowish to brown in color. At ang isang halimbawa nga ng resin ay ang dagta ng mga puno. At makikita natin ito na kapag ang isang puno ng kahoy ay nasugatan. Naglalabas ito ng mayroong transparent na kulay at malagkit din ito kapag hinawakan. At dagdag pa dyan, ang resin ay isang halimbawa ng natural rubber na highly elastic at stretchable ito. Pero papaano nga ba ito maihahalin tulad sa Devil Fruit ni Luffy? Bali ang una nga dyan ay ang resin na nasa amber state na kung saan ay nagiging stretchy ito na katulad ng base form ni Luffy. Ang pangalawa naman ay kapag naiinitan ang amber ay lumalambot ito na katulad ng sa gear second ni Luffy. Ang pangatlo naman ay yung kapag uminit ng uminit ang amber ay mag-aapoy na ito na katulad sa atake ni Luffy na Red Hawk. Ang pang-apat naman, ang resin ay pwedeng tumigas or maging solid na katulad ng sa gear 4th ni Luffy. Ang panglima naman, ang resin ay isa ding insulator na tumatagos lang sa electricity na katulad ng nangyari sa Thunder ni Enel kay Luffy. Ang pang-anim naman, katulad nga ng sinabi ni Kaido, hindi maaaring magawa ng goma ang pag-change ng direction ng mga suntok, pero ang properties ng resin ay kaya itong gawin. At dagdag pa dyan, dito ay maaaring may clue din na binigay si Oda sa kanyang mga paboritong scene sa One Piece. At ang una nga sa kanyang paborito ay yung sa isang campfire scene sa Skypiea Arc. Kung saan halatang halata naman na kamukhang kamuka at talagang magkahawig si Luffy sa Sun God Nika, na na-introduce ni Oda sa Wano Arc. Ang pangalawang scene naman na paborito ni Oda ay yung noong ang Straw Hats ay nagsisimula palang mag-explore sa Sabaody Archipelago. Bali ang lugar nga ay napapaligiran ng mga mangroves o bakawan. At dahil nga sa wala pa silang alam ay ipinaliwanag naman ni Papagkala Robin kung ano nga ba ang malagkit na kanilang nahawakan. At ito nga daw ay ang isang uri ng resin. Pero hindi lang yan. Dahil sa isang follow-up theory ni Boss itsmeRexz sa Reddit, dito ay mayroon nga siyang magandang explanation at karagdagang koneksyon patungkol sa theory ni Boss Pringles. At ito nga yung sinabi niya, katulad nga nung kung papaano mapanatili ng amber ang mga insekto, o kung anong bagay sa loob nito ng ilang daang taon ay maaaring ang Devil Fruit na resin ay kaya ding mapanatili ang will ng previous user nito kahit gaano pa katagal na panahon. Bali ang amber nga ay isang tumigas na resin dahil sa tagal ng panahon. Sa madaling salita, kapag tumigas ang resin na tumagal na ng ilang daang taon ay nagiging amber na ito. Pero hindi lang yan, dahil alam nyo ba na kapag na-stock ang isang insekto sa loob ng isang tumpok na resin hanggang sa maging amber ito ay hindi ito mabubulok o malulusaw ang katawan ng insekto o kahit anumang bagay sa loob nito.
Kaya dahil doon ay sinasabi sa theory na ito na ang will ng previous user ng resin fruit ay dumikit sa devil fruit at hindi nawala kahit pa 800 years na ang nakalipas. At para mas madali nating maintindihan, bali na preserve ang will ni Joy Boy sa loob ng devil fruit na resin. At ngayon ay na-awaken na ni Luffy ang resin fruit, kaya nagising na ng tuluyan ang will ni Joy Boy, kaya dahil doon ay naramdaman agad ito ni Zunesha. Kilala si Oda sa pagkuha ng mga inspiration patungkol sa mga real-life events at history sa totoong mundo papunta sa One Piece. At ang mga halimbawa nga niyan ay ang ilan sa kanyang mga characters ay nakabase sa totoong pirata, pati na din ang Gray Terminal na inspired daw sa Smoky Mountains sa Pilipinas. At ang isa pa ay yung sitwasyon sa Wano na maihahalin tulad daw sa Edo period ng Japan, na kung saan ay prominente ang mga samurai, shogun at pagka-isolated ng lugar nila noong panahong iyon. At sa theory na ito ay mayroon ding maaaring kinuhaan ng inspirasyon si Oda at na-apply nga nito sa kanyang story. Dahil mayroong panahon sa Brazil kung saan napaka-importante para sa bansa nila ang pagkuha ng resin sa mga puno. At ang kaganapan na ito ay tinatawag na rubber boom. Bali marami ding mga immigrants na nagmumula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo at kabilang na din dito ang mga Japanese na pumupunta pa sa Brazil. Ibig sabihin ay maaaring isa na itong koneksyon, dahil diba sinabi ni Oda na kung si Luffy ay magiging totoong tao ay siya ay magiging isang Brazilian. At dagdag pa dyan, ang mga tao na nagtatrabaho sa nasabing pagkuha ng resin ay tinawag na rubber soldiers. At dahil nga sa pinutol ng Japan ang supply ng rubber sa Malaysia patungong United States noong World War ay gumawa ng mga kasunduan ang bansang United States at Brazil. At ang isa sa mga consequences ng kasunduan nila ay ang rubber soldier program na humigit kumulang 55,000 na workers na nagmula sa mga mahihirap na lugar ang naisama para mag-participate sa ikalawang rubber boom sa Brazil. Pero nabigo din ang Brazilian government sa pangako nila na ang lahat ng workers ay ibabalik nila sa kanilang mga tahanan at bibigyan ng pabahay at itatanghal na mga bayani. Bali nakikita nyo na po ba ang pagkakahawig ng kwento nito? Dahil ang maaring tinutukoy sa kaganapan na ito na mga workers ay ang mga slaves at other clans sa One Piece katulad ng fishmen at ng mga minks. At ang tinutukoy naman na nangako sa kanila ay si Joy Boy na tatapusin na ang slavery at ang pang-aapi sa kanila, pero nabigo nga ang pangako na ito. Bali dito na po natatapos ang video natin. Ano po ang masasabi nyo sa video na ito? Bali pag-usapan na lang po natin ito sa comment section. Kung nagustuhan mo naman yung video na ito, huwag mo na ngang kalimutang i-like at i-share yung video dahil malaking tulong na nga para sa akin yan. At bago tayo magtapos, shoutout po sa inyong lahat na sila.